Sa video natin ito mga boss, no, itutuloy natin yung paggawa nitong bahay na three-dimensional drawing, no. Pag-aaralan natin ngayon sa video ito, paano ba yung paggawa nitong biga na ito at saka itong poste na ito, no. At kung paano gawin na nakapa-arc, no, yung corner na yon. At gawin na rin natin itong nakikita nating firewall na ito mga boss. Kaya lang pala mga boss, no, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like, no, at saka yung notification bell para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una natin gagawin mga boss, no, eto munang biga at saka itong posting na ito, no, at saka itong nakapa-arkong ito, kung paano ba gawin itong portion na ito. Kung meron na tayong mga elevations mga boss, no, which is ituturo ko rin sa inyo kung paano gawin itong mga front elevation na ito at saka itong left side elevation. Ang gagawin natin mga boss, kukunin natin itong portion na ito, no. Or pwede nating gawin, iba-boundary natin, no? Meron tayong command dati, boundary, no? And then, pick points, gamitin natin yung pick points button, click itong area ng ito, and then enter. Tapos, magkakaroon ito ng duplicate, no? Tapos, imumove lang natin itong duplicate na ito dito sa medyo malayo na ito para hindi sagabal, no? Itong portion na ito. Lilipat lang tayo rito, no? Tapos kukunin din natin itong nasa left side elevation na ito, itong portion na ito. Ba-boundary na rin lang natin mga boss, no. I-review niyo yung boundary ko man na diniscuss ko before. Napaka-useful niyan sa estimate at saka sa pag-3D, no. So itong portion na ito, ikakopy natin. Ito, no. Kailangan natin ito para magawa, no, yung portion na 'yon. Ang susunod na gagawin natin mga boss sa ito, pwede na nating i-extrude ito, no? Yung extrude ko man i-review natin, na-discuss ko naman ito. Select ko lang ito and then enter o type lang natin yung kapal, no, ng poste, no? Tsaka biga. Sabihin natin nga 0.3. Sample na lang natin ito tapos palitan natin ng kulay. Ang kulay na gagawin natin dito siguro mga white na lang, no? Tapos sa yung nasa side na yon, gagawin natin yon pag naitayo na natin ito. So i-select lang natin ito, i-gawin natin yung rotate 3D command, no. Kung naalala niyo yung rotate 3D command na na-discuss ko sa mga previous video natin, type lang natin na RO, select natin ito, tapos base point tayo rito, tapos sa 2 points, click lang pala natin yung 2 points, click lang tayo rito, tapos sa i-orto on lang natin, no. Click tapos 90 degrees. Tatayo 'yan, no. Ngayon na yung nasa side dito, no, na nakikita natin dito, ito, madali ring gawin ito mga boss, no. Kunin lang natin itong portion na ito. Una, gagawin natin magla-line lang muna tayo rito kasi ito lang naman ang kailangan natin, no. Tapos i-boundary natin para ma-duplicate itong portion na ito. So ganyan kaganda yung boundary mga boss. Kaya yung previous video natin about boundary, you can review, no, yung mga commands na yon. Ang susunod na gagawin natin, kunin lang natin ito. Tapos sa same procedure, i-extrude natin, no, yung extrude command gagamitin natin dito. Type natin na 0.3 na rin lang, no. Tapos palitan natin ng kulay. Once na nagawa ito mga boss, ang gagawin natin, i-rotate na lang muna natin ito C to 8 na naka-align siya rito, no? So RO for rotate, i-align natin ganon. Ngayon na itatayo natin itong biga na ito, no? So kung naalala nyo yung rotate 3D na pinerform natin kanina, tapos enter, click, tapos click dito 90 degrees. Once na nakatayo na yan, pwede na nating i-move. Kaya yung mga command, no, na diniscuss ko nung previous video, i-review nyo yun mga boss, no, para magamit nyo dito sa paggawa-gawa ng mga parts ng bahay natin, no. Tapos select lang ito, i-copy natin, hawakan dito, tapos ilagay doon, no.
Once na ilagay na yan, pwede na nating i-group, kung naalala nyo yung group ko man, na na-discuss ko nung mga previous video, para maging one entity siya. Ngayon, once na nagawa na ito, we can move no this object, select dito, and then ilagay na natin dito. Dito sa portion na ito. Ito na yun mga boss, no? So, ganun lang kadali no, yung paggawa ng portion na ito ng biga at saka ng poste, no? Basta sundan nyo lang yung mga previous video natin mga boss, magagawa nyo ito, no? Kaya ng susunod na gagawin natin mga boss, ito namang firewall, no? Ito actually, kung meron na rin lang tayong left side elevation, no? Pwede na nating magawa yan, which is i-discuss ko rin ito mga boss, no? Yung mga front elevation na yan, left side elevation, step by step ko rin i-discuss yan, no? Ngayon kung meron na kayo or kung meron na kayong file nito, no? Tapos i-insert nyo dito. Na-discuss ko naman yung pag-insert ng block, no? Once na nandito na mga boss, pwede nyo gamitin yung PL or polyline command na na-discuss ko na rin dun sa mga previous video. Click lang natin dito sa mga endpoint, no? Once na na-click na natin, click, tapos i-close natin, magiging one entity ito, no? Once na naging one entity na ito mga boss, pwede na nating i-copy. I-copy natin yan. Since one entity nga ito, ito yan, no? Kung halimbawa, hindi naman one entity yan mga boss, pwede nyong i-join. So, kung naalala nyo mga previous video na na-discuss natin, kasama yung join command, no? Na na-discuss natin, no? Ngayon, once na nagawa na ito, pwede na nating i-extrude. So, ganun ka ganda yung extrude command mga boss. Kaya, halimbawa, 0.15, tapos change natin yung color. O, na-extrude na natin, no? Tapos, siyempre, itatayo na rin natin, rotate 3D, select lang ito, first point dito, second point dun sa kabila doon. Siguraduhin natin mga boss na naka-orto on, no? Tapos i-type natin 90 degrees, no? Ngayon na ito na siya, i-rotate natin. Select natin dito, tapos click. O ito na siya, i-rotate lang natin, then click tayo para maayos natin yung location niya mga boss. Ilagay lang natin dito. Dito, no? Tapos i-move na lang natin para sigurado na yung location nitong firewall na ito is 100% correct, no, dun sa eksaktong location niya. Tapos once na na-locate na natin, na ilagay na natin ng tama, we can move it. Tapos type M, tapos click dito yung base point dito. Ilagay na natin dito mga boss, no? Dito sa portion na ito. Ang base point niya dito mga boss, ha. Dito, no, kung ano yung nasa plano, sundan lang natin dito sa 3D, yan, no? Kung napansin nyo mga boss, ayan na yung three-dimensional drawing netong firewall, netong poste, biga. Ganun lang kadali mga boss, no, yung paggawa nyan once na na-practice nyo yung mga previous video natin, no? Okay, ayan lang mga boss, no, kung nagustuhan nyo itong video natin at nakatulong sa inyo. Huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.